kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting, we seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog ng paunti-unti, basta meron kanya, may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nakakasakit, mga anak, di ba? O ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list ang aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buho ko. May Kaiser health card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. Okay. Magandang oras, guys. Health is wealth, sabi ni Miss Sharon Cuneta. Okay, yung pag-usapan natin ngayon is all about Kaiser. Then, bago ang lahat, magpakilala muna ako. Ako po si Jochit Culiado, isang OFW, 33 years old, former salesman dito sa Riyadh at sa Pilipinas, sa Octagon Computer Superstore. At ngayon, isang marketing director dito sa International Marketing Group. Alright, ang pag-usapan natin ngayon is all about 3-in-1 investment ng Ultimate Kaiser Health Builder, isang long-term product ng Kaiser Healthcare International. Bakit siya naging 3-in-1? Kasi nga meron siyang healthcare, life insurance na add-ons at savings plan na add-ons. Okay? Ang sabi kanina ni Ms. Sharon Cuneta, ang aming ambassadress dito sa Kaiser is kahit maputi na ang buhok mo, may Kaiser pa rin sa tabi mo. Bago tayo mag-proceed kung ano ba yung mga benefits at ang pwede mong makuha sa Kaiser about your savings, I just want to tackle one thing to you na siyang makakatulong sa inyo sa pag-build ninyo sa inyong solid financial foundation. Dito, sabi niya, Kaiser help you build your solid financial foundation. Ano ba itong solid financial foundation? Ito yung mga kinoconsider natin in our financial life para mapatibay, para hindi tayo agad-agad magiba pagdating ng mga problema financial. Okay? Una, mula sa baba hanggang sa taas. Sa pag-build mo ng iyong solid financial foundation, kailangan mong i-determine and i-classify kung ano yung mga uunahin mo. And in building up this solid financial foundation, it is like building a house. It must be started from the ground up to the roof. Okay? Dito sa solid financial foundation, ang inuuna natin dito is yung healthcare natin. Kung mahal mo sarili mo, pinapahalagan mo ang buhay mo, kailangan mong i-protect ito. As a breadwinner of the family, you must have this healthcare protection. Na in case man lang na ikaw ay nagkasakit, there is someone who will manage your finances. Lalong-lalo na kapag ka sa mga babayarin mo sa pagpapagamot. Okay. Second thing is life insurance protection. You must have life insurance protection if you really love your family. Ano nga ba yung kahalagahan ng life insurance protection? Ang sabi kanina, if you really love your family, you must have this one. Kasi nga, hindi ito para sa'yo kapag tayo ay nawala na. Tayo ay kinuha na ni Lord kasi nag-end na yung mission natin in this world. Okay, whatever ang may iwan natin sa family natin, nasa sa iyo na yon na mag-decide. And one thing na pwede mong iwan sa family mo is your life insurance, which is your family can get a spot cash or a lump sum cash from your life insurance protection. Okay? So, in case man na tayo ay mawala, tayo ay kunin ni Lord,
masakit man yung kalooban ng family natin, hindi naman masakit yung bulsa nila, magpapatuloy yung buhay nila kasi nga nawala man yung taong nagpo-provide sa kanila mga financial needs, meron naman itong life insurance which is dito manggagaling yung income replacement ng taong nawala. Okay? And then the third level, you must manage your debt and reduce your liabilities. Take note, here we use manage. Bakit nga ba? In managing our debt, we must classify which debt meron tayo o kung anong utang meron tayo. Ito nga ba ay maganda o good na utang o kanais-nais na utang o ito ba ay bad na utang o hindi kanais-nais na utang? You must classify that. Okay? Ano nga ba itong good na utang? Yan yung pag-uusapan natin. Anything na inutang mo na mayroong return of investment, that is a good utang. Okay? One good example is that ako, taga Isabela ako. And you know, Isabela is agricultural industry. Meron kami doon. Nandun ang palayan, gulayan, maisan, tobacco, nandyan yun. Okay? And during harvesting time, you need at least transport para i-transport mo yung naani mo. At alam mo ba, ang patok na patok doon is elf. It's either elf, cub, yan. Yan yung mga multi-cub, ha? Ang ibig sabihin, not pedicab. Multi-cub, yan yung mga patok na patok doon. And itong mga farmers, mainam na kung gusto nilang i-cash yung bibilhin nilang elf. Pero karamihan po is, alam nila, inuutang nila yung elf, and then ikinakayod po yung elf. At nagagamit ito during anihan, pag-transport ng mga binhi, during planting time, planting season, pag-transport ng mga abono, yan, processing period, or ito na yung growing, mag-grow na yung mga pananim. So, sa lahat ng season, from planting time, doon sa planting, growing, at saka harvesting period, itong elf is gamit na gamit. Okay? Which is, inutang mo nga itong elf na ito, meron namang magbabayad sa kanya na kinikita niya mismo. Okay? So, dito may return of investment. Second thing, magtatayo ka ng negosyo. Okay? Karinderia o restaurant. Patok ang restaurant din sa inyo. It is a good debt kasi nga, there is a return of investment. How about this bad debt? Okay? One good example is that nowadays, napaka-kwan na po ng technology natin. Okay? High-tech na masyado ang technology natin. Nandun na yung cellphone na apat yung camera. Napakataas yung megapixel ng camera. Nandun na rin yung laptop na touchscreen na. And anyone can buy that one. Okay, even a student can buy that one. But the thing is, kung minsan hindi natin nakokontrol yung mga sarili natin. Dahil nga, tayo nagiging masyadong busy na sa mundo, okay? Nakikita na lang natin kung ano yung mga magagandang lumalabas sa mga gadget, naiinganyo na tayong bumili. Which is, in building up your solid financial foundation, you must classify that debt kung yung utang ba na yan is maganda o hindi. Sa madaling salita, okay, dahil sa nakita natin yung kasamahan natin sa trabaho, okay natin, nakita natin si kapitbahay na may gadget, cellphone, for example, cellphone na iPhone 12,
iPhone Pro Max. Pro Max ba yung tawag doon? So, sorry, I do not have that one. That's why I don't know the exact model name of that iPhone. Dahil nga sa nainggit yung nainggit tayo sa kapitbahay, gusto rin natin ng iPhone. But then, the question is, we doesn't have that money. The thing is, we doesn't have money. Pero gustong-gusto natin. Ngayon, ang nagiging solusyon natin is napapautang tayo. The thing is, ano nga ba yung balik nun na pera? Diba wala? Dahil lang nainggit tayo. O dahil lang nagandahan tayong sobra dun sa features ng iPhone. We have already this phone, this old phone. But since this new phone have that higher features, good features, napapauting tayo. Okay? So, doon mo pagtanto, makita kung ano nga ba yung klase ng utang meron ka. And I advise you guys, huwag po kayong umutang na walang balik na pera. Hindi po yan kanais-nais. And reduce also your liabilities. Mga dati mong mga liability, i-reduce mo. Okay? And fourth thing is emergency fund. Emergency fund is at least accessible na money na para sa'yo madali lang itong kunin, madali lang itong hugutin in case na may emergency. And the equivalent of this emergency fund ay dapat 3 to 6 months na equivalent ng sahod mo. Kunwari, ang sahod mo is 10,000 pesos per month, at least magkaroon ka ng 30,000 to 60,000 pesos na nakatabi lamang na pwede mong hugutin ito in case of emergency. Emergency like if you have something na nasira sa bahay ninyo na kailangan paggawa, doon mo kunin. O kaya yung sasakyan mo nasira, doon mo kunin. Si kapatid, nagkasakit at wala siyang healthcare, doon mo kunin. O kaya yung anak mo, walang healthcare, doon mo kunin yung emergency fund. And lastly, magkaroon dapat tayo ng savings at investment. Savings at investment, sabi dito. Na kung minsan, guys, napagbabaliktad natin o napag-mimix natin ang savings at emergency fund. Hindi dapat nagmimix ang savings tsaka emergency fund. This emergency fund ay dapat nakaseparate talaga. At ang savings mo, yan na yung ipon mo, yan na yung investment mo na in case ikaw later on na nagtatrabaho sa ngayon, ayaw mo nang magtrabaho later on, magre-retire ka na, your savings ang panggagalingan na later ng lahat ng fund mo. Okay. Investment could be a solid or a liquid. What is this solid? Yun yung bahay mo. Lupa na nabili mo. Yun yung lahat ng mga nakikita mo dyan sa bahay mo. That is an investment. That is your investment. Okay. Lahat ng mga bagay na nakikita mo dyan sa bahay mo, that is your solid investment. And how about this liquid investment? This liquid investment is yung mga pera na pinapatubuhan mo. Okay? Iniligay mo yung pera mo sa bangko at ang gusto mo ito ay tumubo. Nilagay mo sa time deposit, mutual fund, yan yung mga investment. O kaya sa kooperatiba, dyan mo inilagay yung pera mo, yan yung investment. Take note, don't mix up these savings and investment dito sa emergency fund. Okay? So, tingnan natin, bakit kaya yung savings at investment is nasa taas? Okay? Pwede naman, bakit hindi na lang sana yung investment is ito yung nasa baba? Bakit kaya? Okay? Bakit kaya yung healthcare ang nauna?
There is a reason behind that one, my friend. Hindi ginawang itong Lent ng healthcare is mas maliit because there's a big reason behind that. Okay? The reason is that kung wala kang healthcare at punong-puno ka ng savings, my friend, matakot ka. Bakit? Niless priority sa pag-build up ng solid financial foundation, solida, ang savings and investment kasi nga ang mauuna dapat talaga na i-build up mo, pre-priority mo is itong healthcare mo. Isipin mo kapag ito punong-puno, wala ka nito. Nito, punong-puno ka nito at wala ka rin nito. Matakot ka. Isang sakit lang na malala, ubus ito. Ibababa mo ngayon yan para at least isalba yung buhay na member ng family mo, kung member ng family mo yung nagkakasakit, or mismong ikaw o ako o tayong mga breadwinner. Okay? So, dapat ikaw na nakikinig, pag-isipan mong mabuti ito. Order of priority ito, guys. Pataas. Sabi ko kanina, in building solid financial foundation, nag-i-start ito sa baba, pataas. Pero na-priority natin yung healthcare natin because whatever ang mangyari sa atin, sa ating physical, sa ating kalusugan, there's someone else na tutulong sa atin. Yung pagpapagumot natin, yes, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo healthy. No one knows. Okay? No one knows. So, kailangan talaga meron ka. Handa ka lagi. Lagi kang handa. In case man lang na ikaw ay magkasakit, dapat meron kang healthcare. Sabihin mo sa akin, may PhilHealth naman ako, sir. Hindi ko na kailangan yung healthcare. Tanungin kita, sir, ma'am, ate, kuya, sinasagot ba lahat ni PhilHealth yung gastusin sa hospital kapag ikaw nagkasakit? No. You still need na humugot ng pera dyan sa bulsa mo. At lahat ng excess na hindi kailangan o hindi na kayang bayaran ni PhilHealth, yun na yung babayaran mo. And the thing is, ang good news is, kung may PhilHealth ka, mas lalo mo pa sanang dadagdagan ito ng HMO. Nung health card. Kasi nga, ano man yung sagutin ni PhilHealth, yun na yung sasagutin niya. At ano man ang hindi niya sasagutin, yun na yung ihahandle ngayon ni HMO noon or ni health card. Okay? So, kailangan magkaroon ka nito. Para in case, magkasakit ka, magkasakit tayo, hindi natin gagalawin yung savings or investment natin. Isang malalang sakit kung wala ka nito, baka mabenta mo yung bahay, lupa, sasakyan, lahat ng ari-arian mo at babalik ka sa pamumulubi para lang ikaw, member ng family mo yung maisalba mo sa kamatayan. Okay? How about if wala ka na nito, wala ka pa nito? No one knows kung hanggang kailan tayo sa mundo. Only God knows, my friend. E di kinawawa mo, pamilya mo. Naubos na yung savings at investment mo dahil sa pagpapagamot. Baon pa sa utang yung family mo kasi wala kang life insurance. So my friend, pag-isipan mo. Kayo po na nakikinig ngayon, pag-isipan nyo. Kasi that is the reality in this world. Okay?
So it's very important to have this healthcare and life insurance. And don't you know that in building a solid financial foundation, Kaiser can help us. Because Kaiser already have this. This long-term Kaiser already have this healthcare, life insurance, savings, tsaka investment. At etong utang na ito is manageable. Okay? You only need to classify which utang meron ka, good or bad. Kung puro bad ang meron ka, kailangan mo na itong isettle. I-reduce mo na lahat ng liability mo. At kung wala kang emergency fund, at least mag-ipon-ipon ka na. Mag-ipon-ipon ka na. Gradually. Okay? And Kaiser will provide you your healthcare insurance at investment. Okay? Who is Kaiser International? And why na tinawag nila na number one name in healthcare? Malalaman natin yan mamaya. But our mission here is aim to be the industry leader in providing maximum long-term, short-term healthcare benefit to all our members. Actually, meron din po tayong senior care. We help build a secure future and wise financial foundation coping with inevitable medical expenses such as each of us would one day face, especially after employment period. That is the reality. Noong meron kang, noong nagtatrabaho ka, your employer giving you this short-term healthcare. Where in fact, kapag ikay nagretiro na, hindi mo na po ito madadala. Okay? The head office located in ground floor King's Court Building, Don Chino, Roses Avenue, Makati City, sa Pilipinas. Masasagot po natin mamaya kung bakit number one, the first name in healthcare, itong Kaiser. Kaiser is accredited sa Department of Health. Registered din po siya sa Securities and Exchange Commission noong June 8, 2004 as a healthcare provider with an authorized capital stock of 160 million. Okay? Registered din po ang Kaiser sa Insurance Commission with license HMO 217-2017-04-R. And our medical director here in Kaiser is an active officer of PAMOC or Philippine Association of Health Maintenance Organization Companies na si Dr. Lea Oy Yolo. These are the branches of Kaiser, or these are the Kaiser Medical Centers in the Philippines. Nasa Makati, Robinson's Galera, Manila. Actually, halos lahat ng SM tsaka Robinson's, meron pong Kaiser, okay? At ang services na pinoprovide is executive check-up, APE na ang mahal-mahal, consultation and prevention care, family care para sa mga nag-a-abroad, pre-employment, medical. Ultrasound, meron tayo, radiology, laboratory, consultation, CT scan, at free unlimited consultation for IMG member. Number one healthcare si Kaiser because ang client natin sa ating corporate account is Senate, Supreme Court, Corrupt Appeals, PISA, or Philippine Economic Zone Authority, tsaka Philippine Coast Guard. Sa tingin nyo po, kung hindi po credible si Kaiser, makukuha niya kaya ito mga government entities na ito, na client niya, especially the Senate, Supreme Court, and Court of Appeals? Of course, no. Okay? That's why Kaiser nowadays
is the number one name in healthcare sa Pilipinas. Total solution po si Kaiser. Bakit? Kasi nga, sa dalawang tanong sa buhay, masasagot niya ito. What if I die too soon? Yun ang unang tanong. Ano ang sagot? There is life insurance and investment. Life insurance na makukuha ng family may iwan in case man lang si father ang nawala o si mother ang nawala. At ano man, yung, kung sino man, yung primary beneficiary nung nawalang member of family, matatransfer doon yung investment. What about if I live too long? Problema din yan sa totoo lang. Kasi nga sa pagtanda, doon lumalabas yung mga sakit na pangmamayaman. There is healthcare na ipoprovide si Kaiser plus investment. There is no life insurance anymore kasi nga life insurance is only good for 20 years. Take note, healthcare is the main product that I am offering, that I am discussing. Life insurance, nagkataon lamang po na add-ons at investment. Investment kasi nga pumapasok sa mutual fund lahat ng mga contributions mo. Depende sa plan na kukunin mo. Okay? So whatever, ang tanong mo o yung kahihinatnan mo sa buhay, whether if you die too soon, if we die too soon, or if we live too long, Kaiser still can answer those two questions. Okay? Ultimate Kaiser Health Builder, meron lamang po itong dalawang period sa 20 years na kontrata nito. 7 years saving period plus 13 years extended period. Different plans meron tayo dito. But my example is K100. Na may contract price na 411,750, annual, semi-annual, quarterly at monthly po yung mode of payment niya. And there is also spot cash. Okay? Unahin natin yung saving period. Ano ang meron sa saving period? First year pa lang na nagko-contribute ka, nagsisave ka dito kay Kaiser, a lot of benefits na ang makukuha mo. There is annual physical examination, dental benefits, waiver of installment due to debt or credit life, waiver of installment due to disability, inpatient benefit, member choice of room and board, annual benefit limit na 60,000 depende sa plan. Yes, this one is K100, that's why there is 60,000. Term life insurance for 20 years. Take note, 20 years lang po yung life insurance coverage. Accidental death and dismemberment or yung loss of body parts for 20 years as your life insurance. And lifetime network access to over 2,000 hospitals na po tayo ngayon. And more than 10,000 doctors accredited na po tayo ngayon as long as you have fund here in Kaiser. Okay? That is what we have in 7 saving period. Take note, 7 taon po kayong magsisave o magko-contribute sa Kaiser. Out of the 20 years of contract na meron ka kay Kaiser, 7 taon ka lamang po magko-contribute. And we use the word saving because whatever your contributions here in Kaiser will be given back to you later on after contract or yung maturity period na tinatawag natin. Extended period na 13 taon. Ano yung mga merong ditong benefit? Inpatient, almost the same. Nadagdag lamang po yung outpatient
maternity and pre-existing illness, investment of 10% yearly compounding interest. Balikan natin itong number 3, maternity. Maternity is covered lang siya up nung 8 years na kasi nga hindi talaga covered ang maternity sa unang 7 taon. Maternity is not considered as illness. But then, Kaiser, kinukover niya ito nung pang-8 taong onwards. Pre-existing illness. Bakit naman ganon? Pre-existing illness, hindi na-cover noong unang 7 taon. Lahat po ng mga HMO, hindi talaga kinukover yung pre-existing illness. Depende po sa rule ng HMO na ito. Kasi nga po, kung kayo po yung baliktarin natin ha, kung kayo po yung may-ari ng HMO at may mga client kayo na may sakit na, may cancer na, nagbabayad na monthly na around 20,000, 40,000, 50,000, 100,000 for their medication and then they found you and yet pinayagan mo ito na sagutin yung pagpapagamot nila sa unang taon pa lang nila o doon sa accumulation period nila. Ewan ko lang, mga 2-3 taon, sarado na yung HMO company mo. That is the reason behind kung bakit itong si Kaiser, hindi niya sinagot yung pre-existing illness mo noong unang 7 taon o noong taon na nagsisave ka. Kasi nga, wala ka pang fund. Wala ka pang fund. But after that, after mo mag-save ng 7 taon, 8 years onwards, anumang klaseng meron ka, sasagutin niya ni Kaiser. Okay? Maternity and pre-existing. Okay? Investment of 10% yearly compounding interest. Malala niyo kanina, may sinabi akong saving aside from dun sa healthcare, tapos investment. Sa pang-8 taon dito po, nagko-compound interest lahat ng kinontribute natin kay Kaiser. Okay? And then the same, waiver of installment due to debt and credit life, member choice of room and board, waiver of installment due to disability, term life insurance for 20 years, accidental death and dismemberment for 20 years, lifetime network access to our hospital and doctors accredited as long as you have fun. Ano pa yung nangyayari dyan sa pang-8 year o sa extended period? Pag-usapan naman natin ngayon yung savings natin. Sa unang taon pa lang ng extended period mo, meron ka ng 10,000 as your 10% ng K100 mo. K100 meaning 100,000 pesos. 10% of this 100,000 is 10,000. So sa pang-8 taon ng kontrata mo, may 10,000 nang nadagdag sa contribution mo. Okay? Or nag-grow na yung pera mo. Okay? So, ang accumulated health benefits niyan o yung during maturity period is 269,750. And there is also yearly health bonus na na maiipon doon sa account mo which umaabot ng 446,419 upon maturity period. Itong dalawang ito ang siya mong magagamit yearly during these years. Okay? Depende sa stock market kung magkano yung madadagdag. So, habang tumatagal yan, lumalaki. Up to maturity period. And upon maturity period, automatic kung magkano yung plan mo, yun yung ibabalik ni Kaiser sa iyo. Hindi na ito nagbabago. And kung wala kang claims during saving period, 85% of your contract will be given back to you by Kaiser. Okay? Tingnan natin. 411,750 ang 85% nito is more or less 350,000 pesos.
ano ba yung sinasabi ko na 350,000 pesos na ika? Balikan natin yung unang 7 taon. Ano man ang claims mo dito, o kung wala kang claims dito sa unang 7 taon ng pag-iipon mo, ibabalik ni Kaiser sa iyo pang maturity period. And the total of this amount na ipinakita ko dito sa plan K100 is 1,166,169 pesos. Magkano lang kinontribute mo? Okay? Secured pa yung bulsa mo pag nagkasakit ka. And secured din yung family mo in case na ika'y kunin ni Lord. O tayo'y kunin ni Lord. So napakaganda. Napakaganda ng product. Ano naman yung mangyayari in case na dumating ka sa maturity value o sa maturity period at magkakaroon ka na ng maturity value na 1.1 million? You have three options during maturity period. Okay? You can withdraw the entire amount value of your maturity the maturity value and finish. Ma-terminate na yung policy mo. Kasi wala ka ng fund eh. Or, you just withdraw a portion of your maturity value and then, nandun pa rin yung Kaiser policy mo. Or, if you are healthy during this age na matapos na yung kontrata mo, at na-retain mo yung maturity value kay Kaiser, mangyari nun, magko-continue lang yung pag-grow ng pera mo kasi nga magkakaroon ng 10% yearly o 10% yearly interest. Okay? So how about if you choose this option number 3? Kunwari, nung nag-start ka na age 22, natapos ka na age 42. So, healthy ka pa sa taong ito. Sa edad mo yan, hinayaan mo siya hanggang age 60. Here, masasabi na natin na money working for you. Why? Because your 1.1 million magiging 6.4 million. And 10% of that amount, yun na yung yearly lifetime healthcare mo. Take note, at the age 60, itong mga taon na ito, edad na ito, dyan na naglalabasan yung mga pangmayayaman ng sakit. Don't you think? 600,000 is not enough? I think that is enough na maging yearly lifetime healthcare mo yan. Yan na yung budget mo, pagpagamot. At kung iniwan mo pa yan, at sabihin mong healthy ka pa at the age of 60, iniwan mo yan, hanggang age 65, yung 6 million mo magiging 10 million pesos. And so on and so forth. So in these ages, your money working for you. Mahirap na magtrabaho dito sa taon ito. Sa edad na ito. So, pag-isipan nyo po, kayo na nakikinig, Kaiser is a total solution. Kapag umabot tayo sa edad na hindi na tayo makakapagtrabaho, kung nakapag-umpisa na tayo ng, mag-uumpisa ka ng maaga doon sa pag-secure ng health mo, ito yung pwede mong makuha later on. We'll proceed in discussing the benefits. Okay? No down payment kapag meron kang Kaiser Health Card. No down payment sa lahat ng mga accredited hospitals. Annual physical examination, X-ray, ECG, laboratories, urinalysis, fecalysis, CBC, pap smear sa mga babae, basta may 1 year full payment ka ng premium mo. Take note ah, 1 year. Not 11 months or less than.
long-term healthcare benefits na dental or dental benefits, unlimited dental checkup, unlimited simple tooth extraction, annual dental prophylaxis. Okay? Simple tooth extraction, hindi po ito kasali yung impacted tooth, mga wisdom tooth natin na ipapabunot kasi mostly itong mga ito pag binubunot is operation. So, hindi po yun kasali. Ano? Again, 1 year full payment of your premium. Basic medical benefits, unlimited free consultation with in-house doctors, services of accredited physicians, specialists, surgeons, anesthesiologists, hospitals, intensive care unit, tsaka operating room. Lahat po covered tayo dyan. Hospital room benefits, depende po doon sa Kaiser plan mo, yung budget mo. Pwede ka executive, private, semi-private rooms. Huwag ka na pumunta sa ward kasi mostly or madalas na yung pasyente na pumapasok sa hospital na simpleng ubo lang yung cost ng pagkakasakit niya paglabas niya sa hospital, TB na kasi nga nahalo siya sa mga may malalang sakit sa ward. So dito kay Kaiser talagang ipoprotect ka niya. Medical assistance benefit, depende sa plan mo yung amount o yung budget mo annual limit. Okay? From K45 yung pinakamababang plan to K60 50,000 pesos consumable yan, ano? K75 to K100 60,000 pesos consumable din yan. After 1 year full payment of your premium. Ano bang ibig sabihin nito? Makukuha ko ba itong 60,000 na ito? No. How about if hindi ko nagamit? May dadagdag ba next year? No. Take note. This is your budget during accumulation period. Whatever na hindi mo magamit during accumulation period, there is 85% of that one na maipabalik sa iyo after ng or pagdating mo nung sa maturity period. So, huwag kang mag-alala. Kasi dito sa Kaiser, lahat ng inipon mo walang tapon. Especially in extended benefits, meron tayong MRI, nuclear and radioactive isotope scan, dialysis. Okay? Sa extended period natin, blood transfusion, physical and speech therapy, anti-rabies, venom and tetanus vaccine, emergency benefit na ambulance. Take note, we already have more than 500 accredited hospital and 10,000 doctors nationwide. Napakalawak na po ng coverage natin. And there is a life insurance coverage. Itong example natin na plan is K100. A natural death is 450,000. Accidental death is 900,000. Huwag mo naman pangarapin. Huwag naman sana, pero there is a coverage of this life insurance. Itong Kaiser natin. If a Kaiser member dies, his beneficiary is entitled to claim the total amount of the coverage and wait for the maturity period to get the total investment tax-free. Loss of body parts. May mga matatanggap din tayo dyan. Loss of life, 100% matatanggap ng beneficiary. Loss of one hand and sight of one eye, 100% yung matatanggap mo. Loss of both hands, 100%. Loss of one foot and sight of one eye, 100%. Loss of both eyes, 100%. Loss of one eye, 50%. Loss of one hand and one foot, 100%. Waiver of installment due to death. If a Kaiser member dies during the 7-year saving period, the primary beneficiary could get the benefits in a Kaiser account of the member will be automatically fully paid awaiting for maturity
Very good. Example, si Kaiser member ay namatay sa pangalawang taon ng kontrata niya. Kaya nang sabi dito, mapupunta sa primary beneficiary niya, yung plan niya at lahat ng benefits. Yan ang kagandahan nito. Automatically, i-waive na ni Kaiser yung babayarin pang 5 taon. Gagawin na lang ng member o ng beneficiary, aantayin niya na lang yung maturity value at the maturity period. Okay? How about if na-disabled permanently itong Kaiser member? Ganun din ang mangyayari. Yung remaining o yung succeeding payments, i-waive na rin ni Kaiser. At i-refrain yung Kaiser member from enforcing na magbayad o mag-contribute. Okay? Family Assistance Service, take note, Kaiser card or health card is individual. Kung ikaw ang nag-apply nitong Kaiser na ito, ikaw lang yung makakagamit nito. But then, here in our benefits, there is what we call Family Assistance Service. The use of the Kaiser card to the immediate family after at least 1 year contestability period or payment of Kaiser plan. Amount of assistance depends on the Kaiser plan of the plan holder and should be settled prior to discharge of the patient. Sa madaling salita, pwede mong ipahiram itong Kaiser health card mo sa immediate family mo, sa anak mo, sa nanay mo, sa asawa mo na walang Kaiser health card. Instead, na sila gagastos o ikaw gagastos, ipunta mo lang itong family member mo na ito na may nangangailangan ng emergency sa Kaiser accredited hospital and papagamit mo, isusyo mo doon sa hospital yung Kaiser card mo, gagamutin yung family member mo. Pagkatapos noon, kapag itong pasyente gumaling na, yung humiram ng card mo, kailangan niyang isettle lahat ng mga nagastos ni Kaiser. Pinahiram lang po. Take note, Kaiser card is individual plan. Hindi ito po pwedeng gamitin libre ng member or immediate family mo. Okay? To sum it up, only 7 years tayo mag-iipon. Mode of payment is it's either monthly, quarterly, semi-annual, annual, or spot cash. Spot cash, 21 months ang discount. Annual, 2 months. Semi-annual, 1 month. Quarterly, half month. Monthly, walang discount. 7 years to wait for maturity kasi nga 13 years to wait maturity. To wait for maturity kasi nga 13 na taon tayo na o 13 na taon na mag o compound interest yung plan natin. Tax-free siya or tax-free of the total accumulated amount of your investment kasi nga, as per the law of the Philippines, lahat po ng investment or mutual fund is tax-free talaga. 30 days grace period. Take note. May konting discussion tayo about this one. Upon due date, bibilangin mo na ngayon yung 30 days grace period. Kunwari, ang due date mo is January 1. From January 1, magbibilang ka na ngayon ng 30 days. So, January 30, dapat masettle mo na yung premium mo. Okay? At kung hindi mo na-settle ito, nag-exceed ka doon, magkakaroon siya ng 8% additional sa monthly premium mo. Ngayon, tanong, how about kung hindi mo talaga na-settle, nagkaroon ka ng financial crisis?
up to 2 years, pwede pa. After that, terminated na. Ano man ang inipon mo kay Kaiser, wala na po. But during that, within that 2 years, pwede mong isettle yung mga kailangan mong isettle. First option, kunwari. Ang example natin, ganito, no? Kunwari, sumali ka, kumuha ka ng Kaiser plan, January 1, 2021. Second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sa madaling salita, buong taon ng 2021, hindi mo ibinigay yung premium mo, yung obligasyon mo. Terminated na ba si Kaiser? No. Hindi pa po terminated yung plan mo. At bigla kang nagkaroon ng budget sa January 2022. Gusto mo ngayon i-settle yung plan mo. Okay? Unang option. Balikan mo yung mga hindi mo nabayaran na buwan, which is 12 months yun, plus 8% per month. Or, second option, huwag mo nang balikan yung 12 na buwan na yun, idagdag mo na lang o extend mo na lang ng additional 12 months yung saving period mo at wala kang babayaran na 8% monthly. So, ikaw ang mamili nun. So, tayo, dito, si Kaiser, binibigyan niya tayo ng mga options. How about is, if walang-wala talaga? Walang-wala na talaga, hindi mo na kayang ituloy. Nakapag-ipon ka na ng 3 years, and yet, wala ka nang maihuhulog pa. The third option is that, you can ask Kaiser for the withdrawal. But, mind you guys, hindi nyo na mawi-withdraw lahat. The thing is, pwede nyo itong i-withdraw, pero ang computation nyo noon is depende kay Kaiser. At least nasabi ko na po ito sa inyo. Okay? Hopefully, maliwanag po yan. Transferable upon death ng plan holder. Pell Health and Insurance Commission Regulated. Maganda kung may PhilHealth ka na, may Kaiser ka pa, surely wala kang gagastusin pag ikay nagkasakit. Okay? Sabi nga ni Kaiser, a year from now, you will wish you had started today. Kasi hindi natin alam talaga kung hanggang kailan tayo malusog o hanggang kailan tayo sa mundo. Example natin dito is si Dixrael, Joy Biado, at Mystica. Napakasikat na mga artista dati itong mga to, no? Nalakas nila kumita. Then, hindi nila napaghandaan yung future nila. So, sana hindi po tayo matulad sa kanila. This is my OPMS o yung portal ko dito sa Kaiso. Paperless na po tayo. Nandito yung plan ko, policy plan, K100. Nandito yung policy number ko. Makikita mo dito sa portal mo yung health care contract mo, yung starter guide mo, yung payment history mo. Okay? At saka makikita mo rin dito yung schedule. O may ipa-file mo dito yung annual physical examination. Tapos, pwede ka rin mag-file ng claim dito. No? Later on, makikita nyo yan kapag kayo ay sumali, kumuha ng Kaiser, sinikyon nyo yung sarili ninyo. Don't worry, tuturuan din naman namin kayo later on. And then, ito yung mga plan na meron tayo. Okay, 45, 50, 60, 75, depende sa age. Tanong, sir, ako, 10 years old, ako 40 years old, ito lang ba kay 45 yung pwede kong kunin? Parang ang liit niyan kasi ang maturity value is 524,000. No. You, na bata, pwede kang kumuha ng malalaking plan. Pero ikaw, na 60 years old, hindi mo na po pwedeng balikan yung maliliit na plan. Okay? So, pataas lang po
hindi tayo pabalik na plan. Okay? Meron tayong K45 na may annual na 26,470, semi-annual 14,000, quarterly 7,000, spot cash niya is 166. You can compute it. There is 21 months discount. 50,000 yung hospitalization, 202,000 yung life insurance if natural death. If accidental death, it will be doubled. Okay? Ang plan ko is K100 kasi ito talaga yung isa sa pinakamagandang plan. Mantakin mo, yung 369 na spot cash magiging 1.1 million. Okay? Napakaganda kaya niyan. Kaya ito yung kinuha kong plan, K100. Take note, sa 7 taon na mag-iipon tayo kay Kaiser, sa unang buwan, kapag monthly ka, mag-ipon. Sa unang buwan, kada taon ng kontrata mo, there is what we call policy fee. Yearly po ito, ha? Yung policy fee mo, yung siyang mag-hold sa kontrata mo in case man lang na ikay hindi nakapag-settle ng premium mo sa loob ng maximum of 2 years. Okay? Take note po. Policy fee po yun. So, hopefully guys, naintindihan. So, yun lamang po yung topic natin for this time. Sana naintindihan nyo ito lahat. At ano man po yung mga katanungan ninyo, pwede nyo pong balikan yung taong nag-send sa inyo ng video na ito. So, thank you guys for listening and God bless.